Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Ang topic nating tatalakayin ngayon ay ang bakbakat sa pagitan ni Josie Parker ng New Zealand kontra Faiga Opilo ng Australia, na kung saan po dadayo sa bansang Australia itong si Josie Parker para sa isang bakbakan na kung saan nakataya ang Commonwealth Boxing Council heavyweight title. Bakante po ito, mga kaibigan. Doon niya ganapin ang bakbakan sa Margaret Court Arena, Melbourne, Australia. Mayo 24 po, ang kanilang fight is scheduled. Mga kaibigan, bago ko ihayag ang aking prediksyon, analysis sa bakbakan na ito, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay, simulan na natin. Alamin na natin kung sino ba itong si Faiga Opilo. Itong si Faiga Opilo ay may impresibong kartada po na 15 wins with 11 wins coming by way of knockout. May tatlong talo, may dalawang tabla. Sa kanyang tatlong talo, dalawang beses ito nakatikim ng knockout. Sa ngayon, may edad na may Junibian News ang boksingerong ito, at ang height ng boksingerong ito po ay 5 foot and 10 inches. At may reach po ito na 70 inches. Huling lumaban ang boksingerong ito, Marso 25, 2023. Nakalaban ito si Chris Tersevski, na kung saan, mga kaibigan, nawi sa technical draw ang kanilang bakbakan dahil sa nagkaroon ng injury ang nakalaban ni Opilo. Hindi nakalagpas sa 4th round ang bakbakan. Pagdating sa skills ng boksingerong ito, agresibo ito sa early rounds at mahilig ito sa dikitan o close range na bakbakan, which is yung tinatawag natin na to-to-to na bakbakan. Pressure fighter, ibig sabihin mahilig itong umabante. Sa panig naman ng taga New Zealand na si Josie Parker, ang boksingerong ito ay may impresibo kartada naman na 31 wins with 21 wins coming by way of knockout. May tatlong talo, walang tabla. Sa kanyang tatlong talo po, isang beses lamang ito nakatikim ng knockout. May edad na 31 anyos at ang height ng boksingerong ito ay 6 foot and 4 inches. May reach na 76 inches, orthodox ang stance ng boksingerong ito na may knockout ratio na 61.76%. Huling lumaban ang boksingerong ito, Enero 21, 2023, nakalaban niya si Jack Misi, na kung saan ay panalo ni Parker ang kanyang laban kay Misi sa pamamagitan po ng unanimous decision schedule 10th round. Pagdating naman sa karanasan itong si Josie Parker, mga kaibigan, dati po itong world champion na kung saan nahawakan niya noon ang world heavyweight title. Tatlong beses niya o dalawang beses niya itong naidepensa. Sa ikatlong pagdidepensa niya, which is nakipag-unified siya kay Anthony Joshua, nakataya noon sa kanilang bakbakan ng IBF, IBO, WBA, Super at WBO, natalo itong si Josie Parker sa pamamagitan naman ng unanimous decision. Ngayon, pagdating sa skills ng boksingerong ito, masasabi kong isa itong technical fighter. Opo, technical fighter itong si Josie Parker. Ngayon, pagkumparahin natin ang dalawang boksingero, pagdating sa karanasan, di hamak na llamado dito si Josie Parker. Sa height and disadvantage, llamado si Josie Parker. Pagdating sa skills, llamado pa rin itong si Josie Parker. Ngunit sa dako na pagdadausan sa bakbakan, doon mismo gaganapin sa baluarte ni Faiga Opilo. So, yung pagdadausan ng laban doon mismo sa kay Faiga Opilo gaganapin. So, yung crowd, yung home court advantage kay Faiga Opilo po 'yan, mga kaibigan. Okay, prediction sa bakbakan. Sa bakbakan na ito, mga kaibigan, prediction ko dyan, Josie Parker by unanimous decision. At kung malas-malasin pa, may posibilidad na manakout din itong si Opilo sa mga later rounds. Ngunit dahil sa ito po ay boxing, ika nga sa wikang English, this is boxing, anything can happen. Maraming pwedeng mangyayari dyan na kung saan pwedeng ma-upset ang dating world champion na Josie Parker. So upset ang chance ni Faiga Opilo. Either yan ay sa knockoutan or sa puntusan, which is upset lang po talaga. Dahil sa nakikita ko, lamang sa laki itong si Josie Parker, lamang sa karanasan at
higit sa lahat yung skills, mga kaibigan. Kaya upset lang po ang tanging tsansa ng Faigao Pelo sa bakbakan na ito. Abangan natin dahil magandang laban po yan. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming maraming salamat po.